Magandang araw, narito na ang mga balita para sa mga oras na ito. Naitala ang 60 mga bagong kaso ng Omicron sub-variant BA.5 mula July 7 hanggang July 11 ayon sa Department of Health. Kinumpirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 58 mga kaso ay mula sa Western Visayas at tig-isa ay nagmula sa Davao Region at Sacsayhuaman. Idagdag niya na sa mga naitalang kaso, 43 ang nakarecover na at 14 ang naka-isolate at ang 3 iba pa ay patuloy na bineberipika. Samantala, nakapagtala rin ng DOH ng 17 karagdagang kaso ng BA.2.12.1 at 2 pang kaso ng BA.4 Omicron sub-variant. Sinabi ng opisyal, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, ang bansa ay nananatiling nasa low-risk case classification at ang bilang ng mga severe at critical cases sa bansa ay nananatiling nasa plateau. Sa bagong direktibang inilabas ng Department of Education, nakatakdang magsimula ang 100% of full attendance face-to-face classes sa November 2. Inianunsyo rin ng DepEd na magbubukas ang school year 2022 to 2023 sa August 22 at magtatapos ng July 7, 2023. Sa inilabas na school calendar, papayagan lamang ang mga paaralan na magsagawa ng blended learning schedules at full distance learning hanggang October 31, 2022. At simula November 2, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan ay dapat mag-transition na sa 5-day face-to-face classes. Dagdag pa ng ahensya na mayroong kabuang 203 school days na limitado lamang sa academics at co-curricular activities at mahigpit na ipinagbabawal ang mga extracurricular activities. Umakyat na sa 6 ang napaulat na namatay dahil sa pagbagsak ng pader sa isang construction site sa barangay Caybagal Central, Tagaytay City. Sa pinakauling ulat ng mga pulisya kaninang alas 12:45, ang huling natitirang katawan ay nakuha na at sa 8 biktima, isa ang nananatiling nawawala. Ito'y kasunod ng umano'y 4 na araw ng sunod-sunod na pag-ulan sa lugar, kaya lumambot ang lupa dahilan ng pagguho ng pader. Sa ngayon, ipinaalam na sa pamilya ng 2 sugatan at isang nasawi ang nangyari sa kanilang kaanak habang umaasa ang mga rescuer na posibleng buhay pa rin ang ibang katao na nadaganan ng gumuhong pader. At yan ang mga balita hanggang sa mga oras na ito. Para sa karagdagang mga balita, bisitahin lamang kami sa aming official accounts, Your TV News on Facebook at YouTube. Ako si Mary Tulog, sumasaludo sa bawat Pilipino.